makakapuno po naman tayo lahat. Isa po ang talakayang karangalan na maimbita po ako dito sa mga community ng mga Pilipino, alam po sa mga Kristiyano Pilipino dito po sa Doha, Qatar. I've been a pastor for the last 30 years and I've been a Christian for the last 38 years. I read my Bible for the last 38 years for 40 times. I read my Bible. As I read my Bible, I discover so many things that the devil tried to rob me as a Filipino. Ako rin po ay dating chairman ng League of Filipino Students. Isa po akong aktivista on my way to communism nung makakilala po ako sa Pilipino. Nung namatay po si Kalian Alejandro, ako na po ipapalit sana doon. Kaya lang, naborn again na po ako eh. Naging Christian ako. So, I would rather choose this path than doon sa communism na kinabibilang ko na. Ako rin po ang presidente ng Taogama P. Fraternity when I was young. So, nung ako po ay bata, meron na po akong leadership position kahit hindi pa po ako born again. But, tinitingnan ko po yung kalagayan ng bansa natin ng kahirapan. Dito po ako nagtaka. Alam niyo po ba na meron tayo ngayong 107 million ang population ng mga Pilipinas. 107 million. 10 to 12 million are OFW. Imagine, yung labor ini-export na natin sa iba't ibang bansa. In fact, we are here by sila. Hindi nyo lang alam kung ano yung naging consequence probably ng massive, OFW strategy na ginawa sa atin. Hindi nyo lang alam. And I'm a pastor being with these young people because my church is 70 to 80% young people. Nakakita po ako ng mga batang umalis ang nanay at tatay na punta sa abroad. Sabi ko, Lord, kung hindi nakakilala itong mga batang ito, lumalaki sila nang wala nanay at tatay ni dahil nagtatrabaho. Mahirap ang trabaho sa Pilipinas. So, ang dami pong nawasak na tahanan sa Pilipinas. Because imagine magre-raise ka ng family na wala yung asawa mo sa kanila. Ang dami pong masyadong threat dun sa family na yun. Yung mga bata, lumalaki nang walang tatay, lumalaki nang walang nanay. The only thing they have is money. Ito mga batang may pera ito na galing sa abroad. Ito po yung pinag-iinita ng mga drug pushers sa Pilipinas. The moment they find out that this kid ay may tatay at nanay sa abroad, target na nila yan. Kasi may pera yan. So we begin to see the problem of early pregnancy among the kids ng mga OFW. We begin to see drug addiction taking place sa mga children. And then, ang pinakamasakit po, malalaman ng kanilang asawa na nasa abroad na yung asawa nila ay nagkaroon ng panibagong relationship sa iyo kasi wala na yung kanilang asawa. At parang dito mga OFW na pupunta sa ibang bansa, nagbibuild sila ng family. But the truth is, they just have destroyed their family. Ang daming malulukot na istorya. And then nagtatanong ko ang marami, bakit kasi umaalis pa ang mga Pilipino sa Pilipinas? Well, siyempre, sasabihin sa atin ay may hirap ang trabaho, maliit ang sweldo, kaya magbakasakali na lang tayo sa Singapore, sa Hong Kong, sa Saudi, sa Middle East, or dito sa Emirates. Alam niyo ba na doon sa 10 to 12 million of OFW, 90% po doon ay mga domestic helper. 10% lang po yung nagtatrabaho na sila ay mga professional. Napakahirap po ng buhay ng OFW. Kaibigan ko po si Sister Garon, isa po siya ngayong OFW na inassign ko ng ating Pangulo na sabi ko, Sister Ernie, tulungan mo naman yung mga kababayan natin.
ang bibiro kalagayan nila. And I begin to look into the Bible, and then nakita ko po na ang naging problema natin is because we come from a very bad historical oppressions. Yung takbo ng isip ng mga Pilipino, pag-aaralan po natin, nagmula to sa isang historical problem. And let me share this historical problem sa inyo para at least malaman ninyo ba't kayo nagkaganyan din at ba't tayo napapatuloy ng ganito. And hopefully na lahat tayo ay madinig tong truth na ito na pwede tayo palayain at hindi tayo biktima ng oppressions na ito. Let me cite some historical facts na dapat niyong malaman, mga kapatid. Una sa lahat, lahat po ng mga Pilipino ay biktima po ng oppressions. When I said oppression, we are trained by our atmosphere not to trust ourselves. Yan po yung unang mabigat na problema. Wala tayong tiwala sa ating mga sarili. We are all preconditioned not to believe ourselves. Yan po yung backgrounds natin. We are also brainwashed not to know ourselves because of that oppressions. Nung pinag-aaralin ko po yung mga bagay po ito, ang Pilipino po ay nasa loob ng isang atmosphere na hindi niya nakikita, pero may nagkinagawa sa kanya yung atmosphere nito. We are in the middle of that culture na kung hindi mo makikita, magiging victim na. So I begin to preach this wherever I go. Nag-preach ako sa Singapore sa mga Pilipino, nag-preach ako sa Hong Kong sa mga Pilipino. I always sinasabi ko sa kanila, ito yung atmosphere ninyo, maliban na umalis kayo sa atmosphere nyo na yan, mananatiling habang buhay ito sa iyo, sa pamilya mo. So I begin to share, ano ba yung atmosphere namin, Pastor Oriel? Well, as a pastor, my goal is to set you free from that bad culture ng oppression that imprison everyone. Tingnan niyo po ito sa dalimang kapatid. Sa Pilipinas po, pag nasa Pilipinas ka, doon ka sa atmosphere that nobody believe in us. Subukan mo magsalita ka lang. Alam mo pare, may plano kong bumili ng bahay. Yabang naman ito. Alam mo, plano kong bumili ng kotse, BMW. What? Alam niyo po ba, hindi po ako siya nagyayabang. Kinukwento ko lang po sa inyo. Nakabili po ako ng isang kotse, Porsche. Nagtaka sila, bakit ang pastor may kotseng Porsche? Kasi hindi nila kayang isipin na ang pastor pwede magka-kotse ng gano'n. So when I buy that car, sabi ko, Lord, papakita ko sa mga pastor at mga leader ng Pilipinas na hindi lang ang mga drug lord ang kayang bumili ng kotse ganito. Hindi lang pwede mga smuggling lord. Hindi lang ang mga gambling lord. Pati praise the Lord. Amen. Are you listening? Hindi matake ng mga Pilipino isang pastor nagdadrive ng magarang sasakyan. Nung nagdrive na po ako ng magandang kotse, nasira ko po mga billionaire. Eh kung ang kotse ko, Volkswagen nakakarag-arag, baka walang maniwala sa akin eh. I gain respect to so many rich people because sabi nila, ibang klase ng pastor. Kasi po naniniwala po ako, ang mga mayayaman ay dapat makakilala din sa Panginoon. Amen. Kaya lang na doon po ako sa atmosphere na ang sabi siya, masama yan. Dapat pagpastor ang kotse mo, Nissan. Nissan umaandar, Nissan hindi. Nissan itutulak mo pa. Dapat ganyan ang kotse ng pastor. Pag ako tumira doon sa atmosphere na yun, ngayon po mga pastor sa Pilipinas, na-bless ako. Dahil nung tinuturo ko na po itong getting out from that atmosphere, blessed na blessed ako tabi kami po magkakaroon ng pastor's conference, nagkakaproblema kami sa parking. Kasi yung mga pastor natin, nakapadjero na, no, nakamontero, naka... Nung araw, Fortuner lang eh. Ngayon, Fortuner na, no? Ha? Ngayon, ang gaganda ng mga kotse. Sabi ng mga pastor sa pastor, nakalabas na rin ako sa atmosphere. Sino sa inyo gusto lumabas sa atmosphere? Yeah! Dito,
Bumili ka ng kotse maganda sa Pilipinas, pag Pilipino ka, umasenso ka lang, sasabihin sa'yo, mayamang ka. Kasi ang mga may kotse lang dapat, yung mga drug lord, yung mga smuggling lord na yan. Ang mga may kotse yung maganda lang dapat, mga senador na kurakot, mga congressman na kurakot, mga governor. Pero pag ikaw, sino ka? Ginaganin tayo. Sabi, kaya tayo ngayon, hindi na tayo nangangarap ng mga drug. Why? Because we are born in an environment that does not believe on us. And all of us is suffering from that culture. Siyempre, dahil utak katulong lang tayo, we never develop leaders. We are living in an atmosphere that never encourages us to become a leader. We are living in an atmosphere where we should become an employee. We are never designed by our atmosphere to become a businessman, an employer. So lahat ng mga Pilipino, because you are there in that atmosphere, ang pinakamataas mong palangarap is going get a job. Bihirang Pilipino na nangangarap, one day aalis ako sa trabaho at magninegosyo ako, magiging employer ako. Hindi ba sa inyo naging struggle kung makikinig sa ganitong preach? Because, again, we are in the middle of that atmosphere that we don't, that nobody believe on us that we can become a businessman. Can I ever amen? Pinanood mo yung mga sa umaga, panoorin mo yung mga nanay sa Pilipinas. Ikaw, nanay ka, tingnan mo. Kung makagising sa mga anak, gumising ka na, ang tamad-tamad mo. Paano ka makakapag-aral niya? Pag hindi ka nag-aaral, di makakapag magandang trabaho. So yung bata, mag-aaral ako para makakuha ng trabaho. Pumunta ka sa kabilang bahay ng Chinese, ibang klase gumising ang mga anak. Sabi ng Chinese, oh, ikaw gising na, tanghali na, ikaw aral pa, ikaw handa ate, negosyo, paano ikaw negosyo? Ikaw galing kasi mga Pilipino nag-aaral para trabaho sa'yo. Ganyan ang condition natin. Sabi, hindi nila ka makakita ng nanay na gumising sa anak. Shhh, Mr. President. Magiging sinahan mo na. Ano, nai? Bumangon ka na. Ikaw magiging presidente. Kukunin ka ng IBM. Kukunin ka ng... Ha? Ikaw magiging presidente. Baka ikaw magiging presidente ng Pilipinas. Kailangan ka ng bayan. Sige na, bumangon ka na, Mr. President. Kaya mo, hindi na ginagising. Mga nakatamatid mo. Ang laki-laki na. Kaya mga bata, sabi, magtatrabaho ako, magtatrabaho. See, yung environment natin kasi lumaki tayo, magtatrabaho ka. Lahat going get a job. Kailan mo inihanda ang isip ng anak mo inalis mo sa environment nila? Yung anak ko, siya lang ang lalaki ng anak. Sabi ko sa anak ko, yung ginigising ka na, nagiging leader ka, galingan mo. May nag-graduate na, pagka-graduate, sabi sa akin ng anak ko, Dad, kumraduate na ako, pwede ba ako mag-aaral ulit? Sabi ko, anak, pwede ka pong mag-aaral. Eh, kinakailangan, matindi ka pang laki. Ano sabi sa akin ng anak ko, Dad, gusto ko mag-piloto. Napa-atras ako. Piloto. Alam mo ba kung magkano tuition ko niya? Sabi sa akin ng anak ko, di ba sabi mo, mangarap ako? At yun, sige anak, mag-enroll ka na bukas din. Ngayon, may anak na akong piloto. Pastor, makakapag-aaral ng piloto. Pare, nakalabas na ako sa environment. Amen. Kaya tayo pulubi, mahirap. Andun tayo sa loob ng environment na yun. Nagsasabi sa'yo, wala kang magagawa. We don't believe on you. You will be there throughout the rest of the world. Amen. Kaya tayo, kung natin iniisip, sana may trabaho ako. Sana makakuha ko ng trabaho. Sabi mo sa akin mo, biktima ka. Amen. What if ibalik natin i-develop ang leaders sa mga Pilipino dito sa Doha? Mag-raise tayo ng mga leaders. Amen. At alam mo sino makakatulong sa mga Pilipino? Hindi ito tinuturo. Eskwelahan ako. Sisirahin ka ng eskwelahan. Subukan mo. Pag-aaral ka sa Pilipinas, mag-doktor ka doon, pagka-graduate mo, mag-board exam ka, doktor ka. Oh, pumunta pa namin sa graduation eh. Pumunta ka sa Amerika. Sabi ko, graduate mo ako ng doktor. Ano doktor? Doktor po ako. Yung naniwala yung doktor ka,
okay, doctor po ako. O sige, caregiver ka muna. Yung doktor sa Pilipinas, caregiver sa Amerika yun. Kasi yung title mo, for Philippine use only. Anong klase yung pag-aaral yan? Doon ka lang sa island ng Philippines, yung pinag-aralan mo, pero pag sila nag-graduate sa Amerika, pagpunta sa Pilipinas, doktor pa rin sila. You see, the system, the environment, even education. Ganun, tayo kinambisyon. Sa Pilipinas, nag-graduate kita ng PT, physical therapist. Punta ka sa Canada, punta mo yung mga PT. Puro punas tayo lang yun doon. Bakit? Eh, yun ang condition eh. Huwag kang lalabas sa atmosphere kahit nasa Canada ka. Katulong ka lang, hindi ka pwede ganyan. Tayo naman pupunta. Anong gusto mo? Wala kang trabaho? Sige na po, pwede na po. Kaysa wala pera. Because we are preconditioned by that environment. Kaya pag nag-church ang mga Pilipino sa mga ibang bansa, nako, sigurado lang, karampot lang yan. Bakit? Eh, puro followers yan eh. Walang leaders yan eh. Kaya ako nagpunta dito para sabihin sa inyo that there is a leader inside of you that need to come out. There is a leader trapped inside of you. Bakit yun oh? Puti lang ba magagaling? Yung matatangos lang ba yung ilong? Eh, paano naman yung mga walang sayad? Ha? Lagi tayong believe sa mga tao mapuputi. Blue ang eyes, blonde. Mga pointed nose. Di ba na tayo believe eh? Eh, paano yung mga disappointed nose? Ha? Eh, pag tinanong yung katabi mo, ganunin mo. Ha? Walang sayad to, ha? Sige, ganunin yung katabi mo, walang sayang. Diba? Diba? Pero sino naniniwala, there is something great inside of you. Because it is God who created you. There is a leader inside of you. But you are living on that environment. And that environment gives you a guarantee. You know what is the guarantee? It is guaranteed that you will have a job. Yun lang ang kayang ibigay sa'yo. Puro trabaho lang, go and get a job. I'm an architect by the way, as my profession, that's my job. I'm an architect by the way. Graduate po ako at ako pa isang arkitekto, that's my job. Until one day I quit my job and then I begin to do my work. I'm a pastor. I quit my job, I begin to do my work. Because job is your skill, but my design, I am designed, created by God to be a pastor. Yun mo lang yan sa akin. Some of you is still doing your job, but you are not doing your work. Because you still don't see who you are. That's why, ladies and gentlemen, this morning, I'd like to introduce you to yourself. You need to discover who you are. Amen po ba? Lahat ng limitation, ini-impose sa atin ang environment na yun. That's why sa umaga kong ito, kung kayo po'y nakikinig, that culture makes us dependent to other people. Hindi tayo nag-iisip mag-isa. Lagi tayo nakatingin sa isang tao. Diba? Because we'll never raise up as a leader. All our system, including our educational system, our training, even our upbringing, we're all designed to maintain that environment. You are just follow. You have to maintain that environment. Yun ang ginagawa sa atin. Tignan mo nanay mo, hindi ka leader, anak. Trabaho ka lang. Punta ka sa barkada mo, mangarap ka, kakantsawang ka. Yung environment, grabe talaga. Ngayon, pag doon ka lumaki sa environment na yun, yung leader sa loob, hindi makakalabas. Amen. Pumunta ka sa church, gagawin ka leader, ayaw mo. Makakakomplik yun ang doon. Ha? Kaya ko kaya yun? Kala mo, mamamatay mo. Yung madadali yung leadership role, hindi niya gagawin. Kasi hindi siya condition to become a leader. Sino sa inyo nahihirapan mag-share ng isang tao, mag-disciple ng isang tao? 12 pa kaya? Kagamit ko pa. Ako? Kagamitin mo ni Lord. Hindi mo kayang tanggapin. Tama?
Dito, sumigaw ka lang ng subuhan mo dito ka sa Qatar. Sabi mo, mag-i-start ako ng negosyo dito. Alam mo, sabi siya mga tao, know your place. Wala kang okay. That environment put restriction and it imposed to us. Talong-talo tayo ng mga Chinese. Punta ka sa Pilipinas. Anak ko, alam niyo ba, Pilipinas ay pag-aari ng 4 pamilya lang. 40 families. Lahat po yun, ang apelido either Castilla ang tungog, pangalawa, may ANC ang apelido. Diba? Lahat po, yung 40 families, tunog Castilla o may ANC ang apelido. Ayala. Sobel. Ha? Ano mga pangalan? Si An. Si T. Diba? Bihira yung ang ngayari dito, si Arnold Batong Baal. Bihira yan ganyan. Ito po ang ngayari dito, si Nelson Panganiban. Walang bihira. No? Ito po yung ngayari dito, si Mirna Ginahasana. Pangalan ganyan. May ganyang apelido, Ginahasana. Yung isa naman gagahasan, alam mo naman ang pinito. Now, bago po ako magtuloy, when was the last time you look at yourself? And then you begin to ask the question, am I really created by God? Do you ask that question? Do you face the mirror and begin to ask that question? Is it true that I am created by God? Because if I am created by God, then there must be something special. Amen. Why? Because I begin to analyze and I begin to have some comparative analysis. I ask myself, Lord, bakit ang isda walang swimming lesson naglakoy? Lord, bakit ang ipon walang flying school nagfly? Why? Because they are created by God that way. There is a design, there is ability, and there is an assignment. Come on. There is an assignment, then God gives him the ability, and then God designed him to swim. Tama. Lord, kung sa isda, meron siyang design to swim, meron siyang ability to swim, and meron siyang assignment to swim. Eh, Lord, ako, ba't mo ako ginawa? Eh, siyempre, meron din akong assignment, meron din akong ability, at meron din akong design. Tama. Tanong ko ganito, Lord, di ko alam yan, Panginoon. Because you know why? I'm living on that environment. So, yung environment namin sa Pilipinas, magpastor ka, kawawa ka. Karambo mo lang, mga barbero. Because when you're living on that environment, you will just accept it. Na ganun ka lang. Do you understand that? So when I was 21, I come to know the Lord. But at the age of 27, I became a Christian. Or I became a pastor. 24, na-receive yung calling ko. 27, nagpastor na. Nung nagpapastor na ako, I begin to ask those questions. And you know what? Hindi sinasagot, walang answer eh. Until I discover it, mayroon. Then I realized, si Lord, hindi yan matay para sa isda eh. Hindi yan matay para sa ibon. Ba't ganun maganda ibon tsaka isda? Malamang mas maganda ako dyan eh. Kasi pinag-interesan ni Jesus na mamatay para sa ako. Hindi para sa isda tsaka sa ibon. Mas matindi ako sa isda. Ang problema, I just don't know who I am. Until I read my Bible and read my Bible, then I realized, matindi pala ako. Kaya lang pa nagsalita ako, sabi na ibang yabang mo. Oops. Hindi ko pwedeng sabihin pala din sa mga ito. Ma-o-offend. Hindi ako pwedeng magsalita doon sa environment na yun. Kasi pag nangarap ka ng malaking pangarap, na magiging ganito ka, ganito gagawin ko sa buhay ko, papagalitan ka ng environment. Totoo ba ito, mga kapatid? Ha? Subukan mo, mga barkada mo, sabihin mo, alam mo, gaganda ang buhay ko. Oo, mag-i-start ako ng negosyo, iiwan ko na kayo lahat, pagin ako sa Pilipinas. Sabi siya, yabang dito. Your environment would not allow you to do that.
Amen. Bakit? Eh mula pagkabata, mula pinanganak, yun ang environment mo, bubuka ka? Ang sabi, iba ka? Dapat kamukha ka namin. Empleyado ka habang buhay. And I begin to think, Lord, I will not tell this to anybody. Let's do it, Lord. Let's do it. You know, paano ako naka-recover? Lahat kayo pwede makaalis sa environment na yun. Sino ready umalis sa environment na yun? Ito yung susi kung nakinig ito muna. Maraming taga-Doha, Qatar, Asenso. Kaganda. Alam nyo, ang tutulong sa inyo, Panginoon. Kaya huwag kayong aalis sa church. Lalo kang dumigit sa Panginoon. Amen? Because you know why? Hindi ito ituturo sa eskwelahan mo. Itong ituturo ko sa inyo, wala ito sa school mo. Sa Lord lang ito. So, gagamit ako ng isang verse kayo sa Judges chapter 6. Okay? Starting from verse 1 and 2. And then 3 and 4. Babasahin ko ito. Dito ko explain sa inyo, sino gusto umalis doon sa atmosphere na yun na gagawin ka ng follower, gagawin ka ng empleyado, yung pala nakakalipad ka, ha? Nakakapunta ka pala sa middle ng ocean, ha? Tapos ano ginawa mo? May trabaho ako. Let's look at this passage. Kapatid, lagay mo nga Judges chapter 6 verses 1, 2, 3, and 4. Basahin natin. Again, the Israelites did evil in the eyes of the Lord, and for 7 years He gave them into the hands of the Midianites. Verse 1, pinakita dito, yung pagtalikod nila sa Panginoon, nagkaroon ng masamang consequence. Listen, Christians, pangungunahan na kita, sumunod ka lang sa Diyos, maraming mangyayari sa buhay. Dito sa istoryang ito, they did evil in the eyes of the Lord. Ha? You must be willing to cross over from wickedness to righteous living. Wala kayong mapapangako sa mga nananatili sa evil ways. Wala akong mga ibibigay sa inyo dyan. But the only thing I can share to you are for those people who are able to overcome the evil ways in their life and they make a decision that I want to walk in the ways of God. Diyan nagpag-asa tayo. At lahat po yan ay binibigay ng Diyos, bawat isang tao. May pag-asa ka as long as you depart from evil ways. Ngayon, kung gagawa ka ng kalokohan, sa'yo na yan. Wala akong may tuturo sa'yo. Because ang matuturuan ko lang dito, yung mga tao umalis na sa mga evil ways. Amen? Kung meron kang nakasabit ngayong mga mali sa katawan mo, kung pag meron kang mga tinatago-tago mga kasalanan, hindi mo pinapaalam sa iba mga tao, nasa sa'yo na yan. But I promise you, when a person is in evil ways, ito ginagawa ng Lord. The Lord gave them into the hands of the Midianites. Ano ang ginagawa ng mga Diyos kapag ikaw ay nananatila sa buhay kasalanan? Kaya ka nga na-born again, niligtas ka sa kasalanan. Nang umuhi ka pa rin sa kasalanan, eto sa'yo, tingnan mo, verse 2. Ano ginawa ng Midianites sa kanila? Because the power of Midian was so oppressive. That's the consequence. Evil people, pag ang buhay mo, namumuhay ka sa mali, pinipili mong evil ways, then God will bring you the Midianites. Nangyari po sa Israel. Alam po ang ginawa ng Midianites sa Israel? Sabi ng Bible, because the power of Midian was so oppressive, parang sinasabi ni Lord, oppression is a powerful thing. Alam mo nangyari sa kanila? The Israelites prepared shelters for themselves in the mountain cliff, came saying strong. Ibig sabihin ganito, dahil ino-oppress sila ng Midianites, matatakpuan mo na lang sila saan? Tumatakbo sa mga gilid ng bangin, nagtatago sa kuweba. Ibig sabihin nito, oppression, so tatakbo ka, tatago ka, hindi ka makakalabas. Because when you are oppressed, when I tell you, that is a very powerful word. Now listen, what is oppression? Oppression is designed to devalue the person. Huwag niyo kalimutan na. Let me repeat. Oppression, pag sinabi nito ng Lord, yung power ng Midian was so oppressive, you are designed to devalue, to be devalued.
Ibig mo sabihin, kapag merong oppression sa isang tao, nadidivalue. Okay? Kaya nga sabi ko, meron tayong historical oppression. Anong historical oppression ng Pilipino? Kaya ganito tayo, ganito yan eh. For the last 400 years, inoppress tayo ng mga Spanish-speaking people. You know, is Magellan, isa po siyang Portuguese na punta dito. Siya po ay sinend ng Spain, ng Kingdom of Spain sa Philippines to colonize the Filipino people. That's what happened. When they colonized us for the next 400 years, ginawa tayong Indio, mga alipin ng mga Spanish. Pinasok nila ang Catholic religion sa Philippines and then we become Indio. They oppress us. Ibig sabihin po nun, ang Pilipinas ay isang napakayamang bayan dahil tayo kinonquer, ginawa lang tayong alipin. They devalue the Filipino people. The second group of people came to mga Americans. Nagkaroon po ng American invasion after the Spanish regime. Kinuha tayo for the next 50 years. Yung mga puti naman ang sumalanta sa atin. Imagine 400 years na oppress ka. They devalue us. Pagdating po ng American, dinivalue na naman tayo ng another 50 years. Pagkalis po ng American, tumating na naman itong mga Hapon. Dinivalue na naman tayo. Ngayon, wala na ang Hapon, wala na ang Amerikano, wala na rin ang Spanish. We still devalue ourselves. Trabaho tayo. Ano trabaho mo? At katulog lang, pwede natin sa may pera. May kisa wala pa yung trabaho sa Pilipinas. Alam mo, ba't ka ganyan attitude mo? Because you are oppressed. When you are oppressed, dalawa nag-o-oppress sa'yo. Isang galing sa labas at ikaw mismo yung paglaba. Isa po, wala na po yung tagalabas. Wala na mga Amerikano. Wala na mga Spanish. Pero alam niyo po, yung spirit ng oppression na galing kay Satanas, yung tumitira sa atin. Kaya kawawa tayo. Pag ang abo ninyo, mga Spanish-speaking people, mga Spanish, yung mga Ayala, yung mga Sobel, yun ang mga may-ari ng Pilipinas, mga oligarch. Tapos yung mga Chinese, ino-oppress ang mga Pilipino. Ibigil tayo ng meaning mo, pwede na walang tenyo na maayos. Wala tayong magandang benefits out of it. Ginagano tayo. Kasi parang dinidivalue tayo. You see what's the meaning of oppression? Yung nga po, yung atmosphere natin, very oppressive. Kasi ang isip natin, alipin lang ako, patulong lang ako. Kaya bihira ang mag-iisip na from employee, magiging employer. From follower, magiging leader. Bihira yan. Isa na lang ang pag-asa ng Pilipino. Sabi ko, Lord, dapat kami mga pasto, ituro namin ito sa mga Pilipino. Amen? Dapat ma-encourage ko kayo. Sabi ko, Lord, tulungan mo. Makikipag-usap ako sa maraming oppressed ng Pilipino. Nakakala nila, ganun sila because they have been devaluing people. We even devalue ourselves. Listen, oppression's design is to devalue the person. So ano ginawa ng mga Midianites sa mga Israelita? They oppress the Israelites to devalue them. So what happened when you were devalued? Eh, tingnan mo, nagtatatakbo, nagtatatago, takot na takot. Ayaw lumaban because they were oppressed. Itong mga Pilipino, wala silang fighting spirit. Sabi natin, yung ating mga, sabi ko, Lord, pag pumunta ka sa Pilipinas, kitang-kita mong oppression. Pakinggan mo mga kanta nila, halatang-halatang oppression. Diba? Ako ay isang anak mahirap. Lagi na lang ako nagsusumita. Yan ang mga oppressed song. Grade 1 lang ang natapos ko. May back subject pa ako. Paano na ngayon ang buhay ko? Ano ang oppressor? Di ba? Isang kahit isang tuka. Ano ang mga kanta natin? Ikaw naman, tuntua ka kung mga kanta. Ganyan kaming mga tuka. Grabe, feel na feel. Oppress eh. Tama po ba? May mga Bisaya ba dito? Kasi mo kami ng Bisaya. Ako'y pobreng alindahan. Bidisaya. Talagang oppress eh. Mga kanta natin. Bisa, lumapit sa akin naman ako. Dad,
my teacher asked me to sing a song. Ano kanta mo? Dad, do you know the Bahay Kubo? Bahay Kubo? I hate that song! Sabi naman ako, Dad, cool. Teach me Bahay Kubo. Alam mo, di ko matanggap yung anak ko, papakantahin ko ng Bahay Kubo. Sabi ko sa ano ko. Alam mo yung sinisip ko? Siya pala kung bento nung kantang yung Bahay Kubo. Alam niyo ba yung Bahay Kubo? Ano ang kanta niya, di ba? Bahay Kubo, kahit monte. Kubo namin yung tipa. Talagang oppress eh. Tama. Tanungin niyo, tanungin niyo. Kamusta ang mga gulay? Bakit walang broccoli? Bakit walang cauliflower? Meron naman ah. Bakit walang carrots? Bakit walang potatoes? Meron naman tayo nun. Di pwede mamahalin yan eh. Oppress dapat at inulay. Diba? Pwede naman may broccoli, patatas. Diba? Diba? Tama po ba? Ba't hindi niyo sinama? Kasi nga oppress pati sa pagkanta eh. Imagine mo ikaw yung tatay, alam mo na oppressive song yun. Papakanta mo ba sa anak mo yun? Tinuruan mo yung anak ko, anak nila, ito gawin natin. Upgrade na lang natin, anak ha. Ikanta mo to sa teacher mo, alam mo sabi ng anak ko. What do you mean that? Ganito pagkanta niya, anak. Bahay, mansyon, kahit marmol. Ang mga gadget doon ay sari-sari. May TV na LED, DVD at MP3, iPhone, Mac Pro at iPad. Sa paligid-ligid ay puno ng charger. Updated, di ba? Sino sa inyo? Marami talaga itong mga oppression sa akin. Di ba? Yan ang mga nangyayari sa Pilipinas eh. So pati ako, sabi ko, Lord, pag ako pasok, ano gagawin ko? Kaya ako, lumabas po ako doon sa atmosphere. Sino gusto lumabas sa atmosphere na yan? Sabi mo sa katabi mo, batang broccoli ka na ba? O bahay, kubo ka pa rin. Ha? Tama? Sino sa inyo si Buyas Kamatis? Pawang at Luya. Ha? Sino sa inyo batang at saka meron pa? Di ba? Labanos Mustasa. Sino sa inyo willing mag-upgrade ng buhay? Sabi mo nga sa katay mo, paka-update, sister. Paka-upgrade. Sino willing mag-lumaya sa oppression? Yung mindset natin, yun yung atmosphere. Yung atmosphere natin, the atmosphere of oppression. It was designed to devalue you. You know the goal of oppression? The goal of expression is after devaluing you is to break your spirit. And when your heart is broken, the ultimate goal is to make you surrender, to make you give up, to give up your dream, to surrender your dream. And then now we develop a word. Na mga Pilipino, pag i-challenge mo yan, na hindi ba tayo bibili ng bahay? Tapos sabihin nung nanay, ano magagawa ko? Tayo magkakakotse ba tayo? Ano magagawa ko? Na yung makakapag-aral pa ba ako? Ano magagawa ko? Tayo lagi na lang magganito? Ano magagawa ko? Eh ikaw baka yan, sinasabi ko din yun sa mga magulang. Ano magagawa ko? Because that word is a word of surrender. A word that you give up. Because that's the ultimate goal of oppressions. That's why maraming Pilipino, out of 107 people, kayo mga OFW, I'm sorry to tell you, you might be the victim of oppressions. Kaya kung ako sa'yo nandito ba, huwag kang pupunta dito nung walang pangarap. Dapat kumanta ka, mangarap ka, mangarap ka. Amen?
kang gigibang, laban. Mag-save ka ng money, mag-negosyo ka. Amen? Para pag-uwi mo sa airport, bababa ka sa Pilipinas, iba na kanta mo. Heto na! Heto na! Heto na! Heto na!